بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So ngayon inshallah nandito na tayo sa akida ng Dalilul Muslim. So ngayon sa page 15, ang kahulugan ng tauhid. Ang tauhid sa salitang Arabic. Ang salitang tauhid ay nagmula sa salitang wahada. Sa yung wahada, ito ay fi'il, madi, gaib, mufrad. So ganun lahat ng root word sa Arabic. Sa English, hindi ganun. Ang mga root word ng English, iba-iba. Minsan Greek, minsan Latin, minsan galing sa iba't iba pang mga salita. So, wahada, past tense ito, ano present tense nito? Na mudari, na gaib, na mufrad. Ano? Yuwahidu. Wahada, yuwahidu. Nang ibig sabihin ay pinag-iisa ang isang bagay. Yung ginagawa niyang united. Silbawa, magkakaibang tao, pinagsama-sama sa isang grupo, wahada rin na matutukoy yun. Ang united, kumbaga, muwahad, ibig sabihin, united. Yung nag-unite, yung gumagawa ng pag-unite, muwahid ang tawag sa kanya. Muwahid. Sa wahada, ang fa'il niya, muwahid. So maririnig niyo yan, pangalan niyan madalas ng ano, ng minsan ginagamit yan ng mga terorista. Pinapangalan nila sa sarili nila kasi feeling nila sila lang ang tumutupad sa tauhid. Wahada yuwahidu muwahidun. Tapos pag ipinag-isa, tinatawag silang muwahada. At related din dito yung ittahada. So pinag-iisa ang isang bagay, yung kahulugan nga ng tauhid, at hindi na tumatanggap ng bilang at ituturing lamang ito na iisa. So kapag ang mga bagay-bagay pinag-isa, hindi na sila dalawa o tatlo. Yan ang ibig sabihin dito. Isa na lang talaga sila. At sa konteksto ng tauhid, actually ang tauhid, hindi ito nababanggit nga sa Quran. Walang salitang tauhid sa Quran o sa mga hadith. Okay? Bagkus ang tauhid, isa itong konsepto na binuo ng mga scholar mula sa mga batayan. Kasi sasabihin ng mga ligaw na sekta, ang paniniwala raw sa tauhid ay bid'a, o ang paniniwala sa tauhid ay katulad ng paniniwala ng mga Kristiyano sa Trinity. Yun ang sinasabi ng mga Sufi, ng mga Shia, at mga ligaw na sekta laban sa tauhid. Kaya sa pamamagitan ng tauhid, napadali na maunawaan ng mga tao ang kaisahan ni Allah. Kaya galit na galit ang mga ligaw na sekta sa salitang tauhid. Ayaw nila ng salitang tauhid, sinasabi nila ito ay bid'a. Hindi ito bid'a. Dahil kung naalala ninyo tinatalakay natin sa akida ng inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'ad bin Jabal, anong inutos sa kanya? Ay yuwahidullah. Ituro mo sa kanila sa Yemen na ituring nila si Allah na nag-iisa at walang katambal. So nandun yung salitang wahada na basis din naman sa salitang tauhid. Ang tinutukoy ko na walang nababanggit sa Quran o hadith na anuman tungkol sa salitang tauhid. Yung eksaktong salitang tauhid, wala. Pero yung wahada,
na maging manhaj ni Mu'adh bin Jabal dun sa Yemen sa kanyang pangangaral, meron, may utos, wajib na maniwala sa tauhid. Ngayon nga, hindi na tumatanggap ng bilang at ituturing lamang ito na isa, walang katambal at walang katulad. Ang isang bagay na pinag-isa, ang pagiging Diyos ni Allah, ang kanyang pagiging Panginoon at ang kanyang mga pangalan at katangian, siya lang yun, nag-iisa at walang katambal. Hindi katulad ng iba pang mga relihiyon na maraming Diyos, halimbawa sa mga Hindu, yung tatlo nilang pangunahing Diyos, sina Brahma, Shiva, si Brahma, ano ba yung isa, nakalimutan yung pangalan ng isa? Si ano? Vishnu pala. Brahma, Vishnu, at Shiva. Brahma, trabaho niya maglikha. Si Vishnu, mangalaga sa kanyang mga nilikha. Shiva, siya yung tagapagwasak o tagabawi ng buhay. Yun yung trabaho niya. So lahat ng itong tatlo, kung tutusin, trabaho yun lahat ni Allah, kapangyarihan lahat ni Allah. So sa pamagitan ng tauhid, ginagawa nating isa, si Allah. Kumbaga hindi na siya, kumbaga kikilalanin ng mga tao na hiwahiwalay ng kanyang mga kapangyarihan, ay hinahati-hati sa iba't ibang mga santo, mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, isa lang siya na sinasamba. Sa mga Kristiyano, may Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, andiyan si Mama Mary, tsaka iba-iba niyang mga aparisyon. Actually, yung iba't ibang rebulto ni Mama Mary na may kita ninyo sa mga Kristiyano, di ba ang dami? Merong ano? Yung Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Peace and Good Voyage. Iba pa yung sa Manawag. Iba pa yung sa iba't ibang mga simbahan. Lahat daw yun ay aparisyon ni Mama Mary. Ibig sabihin, pinangalan pa nga sa mga lugar. Yung Our Lady of Fatima sa Portugal, Fatima kasi pangalan ng lugar na yun. Lugar kasi dati yun ng mga Muslim. Sinakop sila ng mga Kastila. Yung lumitaw doon, o yung lugar na kung saan lumitaw daw yung aparisyon ni Mama Mary, yun yung pinangalan nila. At lahat ng rebulto na ito, iba-iba yung itsura. At lahat ng rebulto na ito, may isinasangkot ang mga tao na iba't ibang kapangyarihan sa iba't ibang rebulto na ito. Kaya, kung ang Katoliko halimbawa, o sino mang Kristiyano, sasabihin nila na hindi naman nila sinasamba ang rebulto, hindi totoo yun. Kasi yung mismong rebulto yung pinahalagahan nila. Kasi kinikilala nila sa iba't ibang pangalan at yung mismong rebulto yung kanilang pinupuntahan. Sinasamba talaga nila yung rebulto. Kasi sinasabi nila, inaangkin nila, monotheistic daw ang Christianity. Hindi siya monotheistic. Illusion lang yun nila yun. Kumbaga, yun lang yung pag-aakala nila. Pero sa lahat ng timbangan, sa lahat ng sukatan, hindi sila sumasamba sa nag-iisang Diyos. Marami silang Diyos. Idagdag pa natin yung mga santo. Okay? Pagkakagating ka na ng aso, takot ka sa aso, magdasal ka kay San Roque. Pag maglalakbay ka, magdasal ka kay St. Christopher. Hindi ka magkaanak, punta ka sa Ubando. Maraming kung ano-anong pinupuntahan o sinasamba, dinadakila ang mga Kristiyano, lalo na mga Katoliko. Sunod, ang mahalagay ang kahulugan nito ayon sa Islamikong salita, kaalaman at kultura ng Islam. So ito yung literal na kahulugan ng Arab, ng wahada. Katulad nga tinatalakay natin, di ba, mga salita sa Arabic, ang mga terminolohiya, meron siya literal na kahulugan at technical na kahulugan. So doon sa technical na kahulugan niya, ang tauhid sa Islamikong salita, ito ay paniniwala sa kaisahan ni Allah sa pagsamba sa Kanya. So doon sa Suratul Bayyina, chapter 98, verse 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَا. Hindi sila pinag-utusan, liban na lang nasambahin si Allah ng nag-iisa at walang katambal. At yun nga, namumukod-tangi para sa Kanya sa relihiyon. Bilang mga hunafa. Ang hunafa, anong
Hunafa, plural, di ba? Ano yung mufrad nito, singular? Hanif. So yung Hunafa, Hanif. So si Ibrahim alayhis salam, inilarawan sa Quran bilang Hanif. Ibig sabihin, Muslim. Okay? Hindi sila pinag-utusan, liban na lang na sumamba kay Allah ng dalisay, na nag-iisa to lang katambal at nagbubukod-tangi sa kanya sa reliyon bilang mga Hanif. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُزَّكَاتَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Na sila sa reliyon na ito, na sumasamba kay Allah lang, ay nagtataguyod ng sala, nagbabayad ng zaka. Ito ang reliyon na matuwid. Ito ang reliyon na matuwid. Ang pagsamba sa nag-iisang Diyos nang walang katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang karamihan pinag-uusapan sa banal na Quran ay tungkol sa tauhid, kung ano ang maidudulot nito sa mga gantimpala o kaparusahan, bunga ng pagsunod o pagsuway. Sa tulad na banggit natin sa Makka, ang mga naunang aya na ipinahayag, ang mga naunang sura ay pawang tungkol sa tauhid para maging matatag ito sa mananampalataya. Kasi kung hindi maunawaan ng tao kung bakit niya gagawin ang mga bagay-bagay, hindi niya yung gagawin o mahirapan siyang sundin. Pero nauna nang ipinadala ni Allah ang mga aya na magbibigay sa mga sahaba ng motivation para sundin si Allah at sambahin siya sa anyo ng tauhid. Hindi katulad ng Quraysh, na kung sino-sino yung kanyang mga, yung kanilang mga sinasamba. Ipiniliwanag ng ulama ang kahulugan ng tauhid sa pamagitan ng pagbabahabahagi nito sa tatlo. So ulitin ko, ang salitang tauhid wala sa Quran, pero ang wahada nasa hadith. At ang tatlo na ito ay naayon sa mga batayan. Ginawa ng mga scholar para madaling maunawaan ang kaisahan ni Allah. Hindi ito bid'a, hindi ito pagdaragdag sa relihiyon, hindi ito inimbento lang, kundi ito ay conceptualization. Kumbaga, formula. Formula, kumbaga sa mathematics, di ba? Merong quadratic equation, merong formula para sa gravity, merong kumbaga mga constants. Ito yon. At hindi na ito nagbabago. At ang lahat ng tatlong ito naman ay nakaayon sa batayan. Lahat ng ito ay merong batayan. Nang tatlong tauhid na bumubuo sa apat na rukun ng imanu billah. Una yung pag-iral ni Allah, di ba? Pangalawa, tauhid rububiya. Pangatlo, uluhiya. At pang-apat, asma'i wa sifat. Doon sa mga apat na rukun ng arkanul ng imanu billah, doon sa arkanul iman. Apat yung rukun. Pero sa tauhid, tatlo lang. Kumbaga yung dumagdag lang yung paniniwala sa pag-iral ni Allah. So, in distinction sa tatlo na ito, magkakaiba itong tatlo na ito. At mainam na maunawaan ng Muslim. Una, tauhid rububiya. Ito ay paniniwala sa kaisahan ni Allah sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Ifradullahi bi af'alihi. Ito yung kumbaga, naniniwala tayo na ang lahat ng mga gawain ni Allah, siya lang ang may kakayanan nun. Siya lang. Lumikha, magmay-ari, mamahala, magtuos, lahat yon siya, si Allah lang. Kung meron mang kapangalan ang gawain ni Allah sa gawain ng mga tao, sa pangalan lang yun. Bawa yung mga tao, lumilikha rin yung tao, di ba? Pero ang tao, hindi siya makakagawa o makakalikha ng anuman mula sa kawalan. Kailangan ng tao ng raw materials kung meron man siyang lilikhain. Si Allah, kaya niyang lumikha ng mula sa kawalan, kumbaga. Ang tao, para makalikha ng cellphone, kailangan niya ng plastic, kailangan niya ng salamin, kailangan niya ng bakal. Pero si Allah, hindi. Kaya niyang lumikha ng kahit na ano mula sa kawalan. Pero siyempre, baka sasabihin nung ano, may pilosopo, sige nga, nasan dyan yung cellphone na nilikha ni Allah? Kumbaga, gusto niya makakita ng cellphone na nalilitaw sa harapan niya, na lilitaw bigla na cellphone na kumbaga pinalitaw lang ni Allah.
Yung mga ganyan bagay, huwag kayong papatol dyan kasi baliw lang yung makakaisip nun kasi dunahan ko lang yung kambal eh. Kasi sinong tao, kumbaga, ang mag-iisip na napakahalaga niya para ipakita sa kanya ni Allah yung ganung himala, kumbaga. Okay? At yun nga, sinabi nga ni Allah na wala yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Si Allah hindi siya tatanungin sa kung ano ang kanyang ginagawa, bagkus ang tao ang tatanungin sa kanyang mga ginagawa. Hindi niya pwedeng obligahin si Allah. Sabi niya, O Allah, maniniwala lang ako sa iyo pag may lumitaw sa harap ko na cellphone. Hindi pwedeng ganun ang pagmamalaki yun. Yun ay pagpapakita ng pagmamalaki, pagpapakita pa nga ng kufur. Pagpapakita pa ng kawalang pananampalataya. So lahat ng gawain ni Allah, siya lang ang may kakayanan doon. Na siya ang nag-iisang tagapagbiyaya, nag-iisang makapangyarihang hari, ibig sabihin nagahari sa mga nilikha, at nag-iisang tagapangalaga sa kanyang mga nilikha. Na yun nga, di ba? Nagbibiyaya. Yung tao nagbibiyaya din, di ba? Yung politiko, nagbibigay ng biyaya yun. Lalo na ngayon, eleksyon. Pero, yun ay sampakalan lang nagkakatulad sa pagbibiyaya ni Allah. At ang pagbibiyaya ni Allah, ito ay absolute, ito ay perpekto, ito ay walang hangganan. Hindi katulad ng tao na mayroong limit ang kanyang pagbibiyaya o pamamahagi ng biyaya o pagbibigay. At ang binibiyaya niya, galing lang din naman kay Allah. Kung ano tinanggap niya kay Allah, yun lang yung kaya niyang ipamigay dahil hindi naman niya maaaring ipamigay ang hindi naman ibinigay sa kanya ni Allah. Ang nag-iisang makapangyarihang hari, tinutukoy dito yung kanyang pagmamay-ari sa lahat ng mga nilikha. Oo, may tao na hari, pero ang kanyang kaharian ay limitado lang doon sa kanyang lugar. Hindi, walang tao na pinagharian nila ang buong mundo. Wala. Ang pinakamalaking single na kumbaga kingdom o political entity na maraming nasakop, yung British Empire, kung sa kalupaan at karagatan na nasakop nito, yung kasagsagan ng British Empire, yung hindi pa hiwa-hiwala yung mga teritoryo nito. Kasi humiwalay na yung ano eh, yung US, dating British colony, Canada, New Zealand, India. 25% ng kalupaan sa buong mundo, kanila. Lupa at dagat, kalupaan at karagatan sa British Empire. 25%. Yung mga Muslim, marami ring nasakop. Kaso, hindi siya binibilang na isang entity lang kasi iba-iba yung ano eh. Iba-iba yung naging, kumbaga, political entity ng iba't ibang mga Muslim na kaharian. Yung Khulafa o Rashidin, binibilang nga iba pa eh. Yung panahon ni Muawiyah hanggang sa yung Umayyad dynasty, iba pa. Yung Abbasiya, iba pa. Yung Seljuk, iba. Yung Sinasalahuddin, yung Ayyubid dynasty, iba pa. So hindi siya binilang na isang malaking ano lang, malaking imperyo na katulad ng British Empire na umiiral hanggang ngayon. Yung Ottoman Empire, yung kahuli-hulihan na kumbaga malaking imperyo ng mga Muslim, 1921 siya nagwakas after ng World War I. Ang mali ng Ottoman Empire, nakipagkampihan sila sa mga German. Nakipagkampihan sila sa Germany ng World War I. Ginamit lang sila ng Germany. Tapos, pumasok na dito sa Arabian Peninsula at sa lugar din ng mga Arabo, yung mga agent ng mga British na nag-udyok sa kanila na magrebelde sa Ottoman Empire. Siguro narinig niyo yung si Lawrence of Arabia. Ginawa pang pelikula yun. Yung isa sa mga nag-udyok sa mga Arabo na magrebelde sa Ottoman Empire. Bading yun. Si Lawrence of Arabia. Yung mismong tao, yung espiya ng Britanya, bading yun ayon sa mga scholar. Actually,
Sa isang banda, ako personal kong pananaw, naging may positibo ring resulta na bumagsak yung Ottoman Empire. Kasi nung panahon ng Ottoman Empire, grabe yung ano, grabe yung bida'a. Grabe yung bida'a nung panahon ng Ottoman Empire. Nagkalat yung, kasi yung state religion talaga nila, kumbaga, Sufi. Talagang mga Sufi sila. Kaya sa mga lugar na dating sakop ng Ottoman Empire, laganap yung ano, yung iba't ibang mga kakaibang paniniwala. Lalong-lalo na yung Maulidun Nabi. Pinapaniwalaan nila yun doon at iba't iba pang mga bid'a. Ang distinction ng rububiya sa iba pa, ang rububiya sa mga gawain ni Allah. Ang uluhiya naman, tinatawag din itong tauhidul ibada, tauhid sa pagsamba. Rububiya, ibig sabihin mula sa salitang Rab, pagiging Panginoon. Yung uluhiya mula sa salitang ano? Ha? Ilah, Diyos, pagiging Diyos ni Allah. Okay? Tauhidul ibada rin ito na tinatawag. Na tinutukoy dito ay paniniwala sa kaisahan ni Allah sa lahat ng uri ng pagsamba. Ibig sabihin, siya lang ang dapat sambahin. Yun ang ibig sabihin ng uluhiya o tauhidul uluhiya. Dahil siya ang tunay na Panginoon na may karapatang sambahin. Na kaya nga lagi ko sinasabi, ang tauhidul uluhiya, siya yung resulta ng tauhidul rububiya. Kung naniniwala tayo na si Allah lang ang tagapaglikha, tagapagtustos, tagapagmay-ari at tagapamahala ng kanyang mga nilikha, eh di sa kanya tayo magdarasal. Di ba? Parang sa kumpanya, halimbawa, alam natin kung sino yung nagpapasweldo, kung sino yung nagdidesisyon. Eh di doon tayo sisip-sip. Di ba? Hindi sa kung sino-sino na, wala namang kapangyarihan na magdesisyon sa mga bagay-bagay. Doon tayo ano, didikit kumbaga. Hindi sa kung kani-kanino. Ngayon nga, sumunod, kaya hindi maaring ilihis ang kahit anong uri ng ibada. Yan nga. Sa ibada, hindi pwede ang anumang sarf o pagtutuon ng anumang pagsamba sa iba paliban kay Allah. Malaki man o maliit na pagsamba. Lahat para kay Allah lang. Kung naalala ninyo yung ano yung hadith na meron daw dalawang tao na naglalakbay at hinarang sila sa daan na wala raw makakadaan liban na lang na mag-alay muna sila ng hayop o anuman sa Diyos-Diyosan. Yung isang kasama, hindi nag-alay, pinatay. Kaya yung isa sa takot niya, kumbaga, nag-iisip siya na wala naman siyang ialay. Sinabi niya, wala siyang ialay. Sinabi ng mga bantay, mag-alay ka kahit langaw. So ginawa niya yun, nag-alay siya ng langaw. So nakalusot siya, pero impyerno naman siya. So isipin niyo, langaw lang yung inalay niya. Pero napunta siya sa impyerno, yun ay dahil sa laki ng pinsala ng shirk. So maliit lang yung inalay niya na langaw, pero malaki ang shirk. At yun ay naging sapat na makapasok siya sa impyerno. Si Barsisa, isa lang naman yung ginawa niya, di ba? Nagsujud kay Satanas, impyerno pa rin siya. So ganito kadakila ang tauhidul uluhiya. Panghuli, tauhidul asma'i was sifat. Itong paniniwala sa kaisahan ni Allah sa kanyang mga magagandang pangalan at mga dakilang katangian na matatagpuan sa Quran at sa mga hadith. So, ang mga pangalan at katangian ni Allah ay paniniwalaan lang natin ayon sa kung ano ang inilarawan ni Allah sa kanyang sarili at siyempre binabanggit na pagtibay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hadith ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Hindi tayo ang maglalarawan kay Allah na ganito si Allah, ganito si Allah, ganito, ganyan. Hindi. Ganito yung nangyayari sa mga Kristiyano. Meron silang kanya-kanyang interpretasyon sa relihiyon. Hindi lang sa kung paano sasambahin si Allah. Pati mga katangian ni Allah, pinapakialaman nila. May mga nagsasabi si Allah raw, espiritu. May mga nagsasabi si Allah, matanda na may balbas. Katulad dun lumalabas sa mga painting ni Michelangelo, di ba?
May Michelangelo din pala to. Si Michelangelo, kilala niyo yun? Yung pintor, di ba may painting siya, yung Creation of Adam sa Italy, sa Rome, sa Sistine Chapel? Yung nakadrawing doon, may matanda at may isang lalaki nakahubad. So yung matanda raw yun daw yung Diyos. So yung mga tao, pinapakialaman nila pati yung bagay na yun na wala naman silang batayan. So ito lang ang dapat na paniniwala natin sa Tauhid al-Asma'i wa Sifat. Kung ano lang ang napagtibay, nang walang apat. Ta'til, ibig sabihin, itinatanggi natin ang kahulugan. Katulad sinasabi ng mga ligaw na sekta, ang mukha daw ni Allah na nasa Quran, hindi raw yung totoong mukha. Matalinghaga daw yun ang pananalita. Yung kamay daw na tinutukoy sa Quran, kamay ni Allah, hindi raw yun kamay, yun ay tumutukoy sa kapangyarihan. Na ang masama sa mga ligaw na sekta, actually itong mga bagay na ito, kaya nila ginagawa. Kasi raw, para daw hindi raw ihahalin tulad si Allah sa nilikha. Pero wala naman naghahalin tulad kay Allah sa nilikha. Naniniwala tayo na may mukha siya, may kamay, pero hindi yung katulad ng mukha o kamay ng tao. Okay? Sila ang malisyoso. Sila yung malisyoso. Sila yung nag-iisip, nagbibintang sa kapwa nila na naghahalin tulad kay Allah sa mga nilikha. So yun yung ta'til, itatanggi yung kahulugan. Yung takyif, iyahalin tulad, yung takyif, yung ipapaliwanag ito kung paano. Ba, pinapaliwanag ng iba, paano lumuklok si Allah sa kanyang trono, yun ay bidaa na. Katulad nga ng sinasabi na, ng mga scholar, al-istiwa'u ma'lum. Alam natin na nag-istiwa si Allah. Wa kayfiyatuhu majhul, ang kaparaanan kung paano lumuklok si Allah sa trono ay hindi natin alam. Wa su'alun anhu bid'a. At ang pagtatanong kung paanong lumuklok si Allah sa kanyang trono ay bid'a. Okay? So hindi pwede na magkakaroon tayo ng mga ganong interpretasyon sa mga pangalan at katangian ni Allah. Liban na lang sa may batayan. Halimbawa, paano natin madidistinguish yung Ar-Rahman at Ar-Rahim? Pareho lang sila, di ba, galing sa salitang rahma, habag, awa. Ang distinction nila, ang rahma ni Allah, malawak para sa lahat, lalong-lalo na dito sa dunya. Pero pagiging rahim ni Allah, espesyal. Espesyal para sa mga mananampalataya, lalong-lalo na doon sa araw ng paghuhukom sa kabilang buhay. Yun ang pinagkaiba nila. Kaya sa Quran, nababanggit pareho yung Ar-Rahman at ang Ar-Rahim, halos magkasing kahulugan sila, pero meron silang malaking pagkakaiba sa isa't isa. Ang pagiging Ar-Rahman ni Allah, malawak para sa lahat ng nilikha. Ang pagiging Ar-Rahim, para sa mga mananampalataya lang. Yung tamthil, ito na yung paghahalin tulad sa katangian ni Allah, sa katangian ng mga nilikha. At syempre, panghuli yung tahrif, pagbabago ng kahulugan. Na yung ta'til na ginagawa ng mga ligaw na sekta, nauuwi rin sa tahrif. Dahil yung itinatanggi nila mukha ni Allah, binibigyan nila ng bagong kahulugan. So ito yung tauhid, alhamdulillah, at iisa-isahin na natin yung tauhid rububiyya sa susunod, inshallah. At yung mga, kasi may special na chapter dito tungkol sa tauhid rububiyya. Tapos iba pang aralin pala yung uluhiyya, at asma'i wa sifat. So, tutuloy natin ito, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.